Yummy, siap all night. Bilisan mo na. Ano yung sabihin ko? Hi guys, nandito nga kami sa Real Quezon. So, nandito kami sa ano, ang rice terraces ng Real Quezon. Kung mapapansin nyo guys. Rice terraces inspired po siya. Ang ginawa po dito ng mga facilitators. Guys, welcome back to the YouTube channel. At kung bago pa lang sa channel ko, ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Okay guys, it's been so long na hindi ako nakagawa ng vlog. So this vlog is intended for our Real Quezon Province adventure kasama ng aking mga friends. So isi-share ko lang sa vlog na ito, ang adventure namin na dinanas, lahat ng hirap, lahat ng pagod. Pero enjoy kami sa trip na yun. Long ride trip gamit po yung motor. So motor ride trip. So tingnan po natin. So, failed ko kami. Bumalik po kami. Kasi wala kaming medical cert tsaka travel pass. Then, kung mapapansin po ninyo, parang ano na tayo ngayon, oh, zero visibility. Ang lamig dito sobra. Nandito po kami ngayon sa Tanay, ay sa Infanta na. So, di kami pinapasok ng checkpoint po. So, maghahanap po kami ng way para makapunta sa Real Quezon. So ito po yung sitwasyon namin ngayon guys, kawawang-kawawa po kami ngayon. Update na lang po namin kayo. So hello guys, what's up? Nandito na kami ngayon sa Real Quezon, which is not our original plan. So yun na nga kanina, umalis kami bandang 5 PM ng Pasig. Now, pumunta kami ng Infanta kasi pupuntan sana namin yung relative ng isa naming friend. It just happened na dubandang doon na sa may arko ng Infanta, welcome, ganun, kineme. Tapos biglang may checkpoint. Tapos, yun na nga, hinanapan kami ng medical certificate tsaka travel pass. Yung sabi ng relative ng friend namin na taga Infanta, hindi na daw kailangan. Pero, kailangan pa rin daw. So, wala kaming choice but to travel from Infanta. Umikot kami, din papuntang Real Quezon, which takes siguro mga 2 hours or 2 and a half. Hindi ko lang alam, or 3. So, overall, from 5 PM to dumating kami dito mga bandang 11:50. So ilang oras na travel. Nakakapagod siya guys. So hindi namin alam, wala sa plano talaga. Hindi namin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kasi the original plan sa tita or sa relative ng friend namin. Pero ngayon hindi namin alam talaga. So tingnan na lang po natin bukas kung ano yung mga kaganapan. So later, mag-i-enjoy kami kahit na-stress na po kami lahat. So we're gonna update you with our vlog tomorrow with our Quezon Province Adventure. See ya! Nagpipiling magaling tong puta. Mamulong ka nun, tangina ka. Nag-aaral. Mag-flashlight na lang, puta ka ng ingay pa. Natagin na magbilang lang eh. Oh, yan, oh, tangin na. Okay, okay na tarang. Oh, ano? Hindi ako maniwala sa'yo, man. Jay. Jay, iilawang kita, Jay. Chattol. Jay, iilawang kita. Bad trip ka na ba? Huy! Tapos may mga nangangagap sila. Kayo nga eh! Kinakagat nga hita ko eh. Talin mo na yan, talin mo yan. Hindi, talin mo yan. Yummy, siyap all night. Bilisan mo na. Ano yung sabihin ko? Hi guys, nandito nga kami sa Real Quezon. So, nandito kami sa ano,
ang rice terraces ng Real Quezon. Kumapansin nyo guys. Rice terraces inspired po siya. Ang ginawa po dito ng mga facilitators. Nakikita nyo po ang ating vitamin C. Medyo ano lang siya. So dito po sila kagabi guys, nagtayo ng tent. Look at that. So ito po yung aftermath ng bagyo. Nandito kami ngayon sa Real Quezon. Ayan o. Oh. Look. Ayan. Sila yan mga binagyo, mga basura. Charing lang. Ito. Rainier, mo ko itutok yung tagyawat ko. Ayun o. Yung mga, ipakita mo yung ano, yung nasira. Diyos ko, Lord, pa Jesus. Okay, so kung mapapansin nyo na, may mga basura-basura pa. And, feel ko yun yung sari, ay yun yung ano, Infanta, part pa yun. Okay guys, so sobrang pagod yon, sobrang hirap na dinanas namin, nagutom kami kasi wala sa plan talaga na mag-Real Quezon kami. Kasi nga diba, hindi kami natuloy din sa Infanta. But then again, it's the memory that really counts. So yung masasabi ko lang po sa inyo, habang bata pa kayo, habang kayo pa mag-travel, go travel. Because according sa isa kong friend, ang sabi niya, ang pinakamasayang tao daw ay hindi yung milyonaryo or hindi yung maraming pera, kundi ang may pinakamaraming napuntahan na lugar na. Okay, so kasi pagtanda natin, hindi na natin may enjoy yung life. Hindi na tayo makakapag-travel because marami na tayong dinaramdam sa katawan. So make the most of it, travel hanggat kaya, kasama ang friends, kasama ang family, kasama ang loved ones. And I really enjoyed it, ang naging travel namin kahit sobrang pagod po. Okay, so we always have to remember that good vibes lang lagi tayo. We have to inspire each other because life is too short. Happy New Year guys! See you in 2021!